Nung gabing yun, katakataka na nagising ako mula sa pagkakatulog at dahan-dahang umupo. Nakita ko sa may bintana namin na may kakaibang liwanag. Kasabay nito ay nakita ko rin ang isang nilalang na may maganda at maamong mukha. Nasa second floor ang kwarto namin, kaya nagtaka ko kung bakit may nilalang sa tapat ng bintana. Ibig sabihin, wala siyang pwedeng tuntungan mula sa bintana. Ibig sabihin, maaaring nakalutang sa ere ang nilalang. Ayan na naman. Hindi pa, mukhang hindi naman. Agad-agad. O, teka lang. Malay niyo naman. Lumakad ako papunta sa bintana para makita ang nilalang ng malapitan. Sa maniwala kayo at sa hindi, tila isang anghel ang aking nakita. Niyaya niya akong sumama sa kanya, ang sabi niya, ipapasyal daw niya ako. Pero nagdalawang isip ako at lumingon ako sa mga magulang ko. Nakita ko na mahimbing ang pagkakatulog nila. Pero nagulat ako dahil nakita ko rin ang katawan ko sa higaan na mahimbing ring natutulog. Humarap ako sa anghel. Paano po ako makakalabas sa bintana? Tanong ko sa kanya. Ako ang bahala, ang sagot niya sa akin. Hinawakan niya ako at sabay kaming tumagos sa dingding ng bahay. Akay-akay niya ako habang lumulutang kami sa ere. Naglakbay kami sa kalawakan na madilim at malamig. Sa di kalayuan ay naaninag ko ang isang mahabang puting daan. Pataas ang daan na hindi ko alam kung saan patungo. Hinatid ako ng anghel sa unang baitang ng hagdan. Hanggang dito na lang ako, ang bilin niya sa akin. Inakyat ko ang hagdan na parang walang katapusan. Nang maabot ko ang dulo, tumambad sa akin ang dalawang malaking pinto na kulay puti rin. Sa tapat ng bawat pinto ay may mga anghel na nakaabang sa akin. Parang angels naman yata to, partner. Hindi yata nakakatakot. Baka angels naman, palitan natin. Inakyat ko ang hagdan na parang walang katapusan at nang maabot ko ang dulo, tumambad sa akin ang dalawang malaking pinto na kulay puti rin. Sa tapat ng bawat pinto ay may mga anghel na nakaabang sa akin. Pumili ako ng isang pinto. Tumapat ako rito hanggang sa kusa itong bumukas. Pagpasok ko ay napakaliwanag ng paligid. Puting-puti ang buong lugar at maraming tao ang nagkakasiyahan. Ang gaan ng aura sa lugar na yon na animoy walang iniindang problema ang mga tao. Sa isang sulok nito ay may napansin akong taong nakatayo at nag-iisa. Sinubukan kong lumapit sa kanya pero parang hindi ako makalapit ng husto. Pinalalapit niya ako pero ramdam ko na ang pagod. Hindi ko rin maaninag ng husto ang mukha niya. Nakasuot siya ng mahabang damit na puti, nakita ang kamay at paa. Ramdam ko na siya si Jesus. Nang mapansin ko na may butas ang kanyang mga paa, bigla akong napaluhod. Sinabi ko kung bakit hindi ako makalapit sa kanya. Sagot niya sa akin, hindi ko pa raw kasi oras. Sa pagkakataon na yon, parang gusto kong magstay. Hindi ko na inisip na may kailangan pa akong balikan. Parang ang gaan-gaan ang pakiramdam kung saan ako naroroon. Pero hindi ko pa daw oras. May mission pa raw ako sa lupa at kailangan kong bumalik. Pero bago pa ako makabalik, may iniwan siyang salita na wag ko daw kakalimutan, sambitin, at pakatandaan ang salitang kanyang ibinibigay o ibibigay. Ito po ay binubuo ng Latin. Nakabalik din po ako sa amin. Nakita ko ang katawan ko na nakahiga pa rin. Dahan-dahan akong bumalik sa katawan lupa ko
At isang saglit pa ay dumilat ako. Tumayo ako at dali-dali akong uminom ng tubig. Uhaw na uhaw ako noon. Hanggat nagtanong ang tatay ko, ba't parang uhaw na uhaw daw ako? Tahimik lang ako. Hindi ako makapaniwala. Yun ba'y isang panaginip lang? O totoong nangyari? Pinalipas ko pa ng ilang araw bago ko na ikwento sa aking mga magulang ang nangyari. Nakita ko sa mukha nila na naniniwala sila na totoo ang aking panaginip. Pinagpapasalamat din nila sa Diyos na nakabalik pa ako sa kanila. Kung ano man daw ang misyon na yon, naway gabayan ako. Kung anumang pahiwatig ng aking panaginip ay lubos kong pinasasalamatan sa Panginoong Hesus na kahit sa panaginip ay nasilayan ko ang kanyang mga kamay at paa. Ngayon po ay 48 years old na po ako, may asawa at dalawang anak, at tandang-tanda ko pa rin ang lahat. Ako po si Beng, isang tambalanista, at ito po ang aking pinagpalang kwento. Parang ang sarap naman nun, no? Pero yung kasalanan ng anghel yun. Oo. Kasi tinakot tayo. Oo. Tumagos ka ba naman? Nasa second floor ka, di ba? Tapos, siyempre, kung may tao doon sa labas, malamang... Lumulutang talaga yun. Pag ako, tatakbo ako ng ano noon. Hindi ko malaman kung saan ako patutungo niya. No? Ay, gigisingin ko yung nanay at tatay ko, di ba? Eh, pero kasi wala na siya. Nasa astral world na siya, eh. Kaya, hindi na. Tapos, kaya hindi mo mawari kung ano ba, totoo ba to, panaginip ba to. Hinatid siya ng hell hanggang doon lang sa unang paitan. Tapos, iniwan siya. Hanggang doon na lang ako. Dito na lang ako. Ah, bala ka dyan. Bala ka dyan. Nakakaloko. Wala pag-explain. Kung nasaan, di ba, wala man lang ano, street signs. Or maaring meron, kaya lang syempre, parang panaginip na, alam mo, parang hindi, syempre hindi buo yung memorya niya. Baka naman kinausap siya ng kanya. In-explain sa kanya na, pagdating natin dun, friend ha, hanggang dun lang ako sa ano, huwag ka matakot. Akat ka lang na akyat. Hanggang marating mo yung pinto. Siguro may ganun. Tapos, yung mga tropa kong angels, andun din sila, nag-iintay naman. Yeah, no. Oh, kasi tamadjina na ako gumawa upstairs. Kaba naman, sundun pa kita eh. Layo na pinanggalingan ko, friend. Pakakati mo pa ako na hagdan. Sabi niya, Lurky Akechua, bahala ka dyan. Ganun yung usapan nila. Breaking. Di ba? Hindi, pero baka naman ano, hindi lang na ipaliwanag na maingi, di ba? Pero ang ganda ng panaginip mo. Parang yung pelikulang Miracles in Heaven. Yes, Heaven is Real. Heaven is Real, ganun. Parang yan yung mga nakabalik na na-experience for a while yung langit. Nakakatuwa. Oo. Tsaka yung maramdaman mo yung parang ano, ang gaan-gaan. At saka yun, ito yung sinabi niya na parang yung feeling niya na parang wala nang rason para bumalik pa. You feel at home. Oo, di ba? So yun yung sinasabi na nakaligayahan na walang hanggan, eternal happiness, wala nang problema. Kaya nga, di ba, sinabi ng kaibigan natin pari dati na ang sineselebrate usually is the death anniversary ng isang hero, ng isang santo, ganyan. Kasi yung kamatayan would mean, di ba, eternal life doon, di ba? Ako naniniwala ako sa ganun. Talagang paradise sila. Paradise yung pupuntahan nila. Correct. Tsaka isipin mo yung parang kahit na may mga magulang siya, yung feeling niya na hindi ko na kailangan bumalik. Yung feeling na wala na akong babalikan, ganun ka kakampante yung kalooban niya. Ganun diba? Kasarap yung pakiramdam pang nandun ka. Eh kaya alam, pag hindi mo pa talaga time, di ba? Gusto niyong itry? Ay, hindi. Kaya sinabi ko, pag hindi mo pa talaga time, hindi pa. Yan tayo eh. Ganyan. Convinced tayo kasi eh. Kasi diba ang sarap? Yun tayo mga kabisyo eh. Gusto nating makarating ng malangit pero takot tayo mag-try. Walang gusto mo na. Laging ginagawa ng pari yan. O sino gusto pumunta sa langit tas kamay? Sino gusto mamatay? Kasi kailangan mamatay eh. Diba? Totoo yan. Diba may nabalita din tayo nitong nakaraan na ano siya eh, parang na-accident and comatose for how many days. Tapos nung magising siya,
iyak siya ng iyak. Kasi na, na-experience niya din a piece of heaven. Oo, nakita niya. Talagang hindi na siya makapagsalita eh. Tapos ang ginawa niya, humingi siya ng ano, nasumenya siya sa mga kasama niya sa hospital. Bigyan siya ng notebook papel. At saka papel at saka panulat. Tapos yung sinulat niya, it is real, it is real. Mm-hmm, so, ang gusto niyang iparating heaven is real. At diba, Beng, nag-iisip ka at 48 years old with a husband and two kids. Hanggang ngayon, it's very vivid. Hanggang ngayon, napakalinaw pa rin sa'yo. Tapos nagtataka ka, ano nga ba yung mission? Sa tingin ko at this point, isa sa mga mission is ma-share yung kwento mo sa Tambalan. Diba? Na mas marami makakapakinig at diba, hindi lang na ikwento mo lang sa mga kapitbahay, diba? Mas malaki yung reach, diba? Para pagpaalala po sa atin lahat that heaven is real and that no matter what happens, meron pong ano, meron pong Diyos na alam niya kung anong ginagawa niya. Talagang there's life after death. Oh. Yes, yeah, so there's higher power talagang watching correct. Over us. Ano, lahat tayo, isipin niyo, dami-dami natin, pero alam niya lahat ng bawat galaw natin. Tama. Alam niya iniisip natin, alam niya kung anong nasa puso natin at alam niya kung anong mission natin. Alam mo it ano eh, diba? Yun yung ano, habang hindi pa natin na-experience yung peace of heaven kasi wala namang gustong mategi, 'di ba? Gusto pa nating ano, yun yung panghawakan natin na alam ni Lord kung ano yung nangyayari sa atin, diba? Yes. So, whatever your situation is, again, ulitin natin, good or bad, magbabago yan. At may dahilan kung bakit nangyayari yan. Kanina nga sa sakin, nanonood ako ng ano, Doctor Strange. Mm. Tapos nakita ko lang yung pelikulang yon in a different light. Siguro ba? Dahil siguro sa mga pinagdadaanan recently, kaya parang nakita ko talaga siya in a totally different light. Kasi diba si Doctor Strange, syempre naman napanood nyo na siguro, no? Hindi naman ako spoiler. Nasa Netflix na rin ito. So, may minsan kasi... Ano ba yung part 1, part 2? Yung unang daw. Yung mismong kwento niya. Diba? Isa siyang magaling na neurosurgeon. Diba? Na isa siyang napakagaling na neurosurgeon na talagang siya yung the best na talagang walang pagninig ng kamay. And then may aksidente na nangyari. Okay. Parang ano na siya. Ang nangyari kasi na hindi na siya tumatanggap ng walang challenge. Oo. Kasi wala na walang challenge kasi parang feeling niya parang yung mga malulupit lang ng mga cases yung siya. Yumabang din ganyan. Totoo, yumabang din, tumaas masyado yung kumpiyansa sa sarili. Ang nangyari sa kanya na aksidente si Koya. Mm. 'Di ba? Napaikot-ikot ang sasakyan hanggang sa when he woke up, yung mga kamay niya ay nanginginig. Durob lahat diba? Ng buto. Eh. Correct, 'di ba? Pagkita niya may mga ganun. Tapos nung natapos na yung nung time na natanggal na yung mga steel, hindi na siya ang neurosurgeon, hindi pwedeng ano parang eh. Hindi pwedeng pasmado. Hindi pwedeng pasmado. So parang ang feeling niya nung time na yun, wala na. Hindi na. Wala na, katapusan na ng lahat. And then, basta to make the long story short, yung palang akala niya katapusan na ng lahat. Katapusan ng karir niya, katapusan na ng buhay niya, wala na siyang magagawa. Yung pa pala yung magiging dahilan kung bakit siya, ano yung ginagawa mo, partner? Ganon. Ganon, ganon. Pagkasama mo yung jowa mo. Ang tawag na fine-tuning. Diba? Yun na. Ganon, ganon. Diba? Na fine tuning din yung buhay niya. Ganun. Diba? Sino mag-aakala na yung pala, of course this is a fantasy, diba? Storya lang siya. Diba? Gawa ng katang-isip. Pero kung lalaliman mo yung pag-intindi mo sa kwento, o nga no, yung major na aksidente na akala niya dahilan kung bakit tapos na ang lahat. Yung akala niya pinakamalalang nangyari sa buhay niya, syempre mawawalan siya ng career, mawawalan siya ng trabaho. Yung pala yung dahilan kung bakit siya magiging isang Avenger, isipin mo yun. Na magkakaroon diba? Na magkakaroon pala siya ng superpower, di ba? Totoo isipin yan. So redirection yung nangyari. Mahirap lang talagang intindihin sa una. Lalo na pag nandun ka sa sitwasyon. Correct. Ang hirap kasi mo ipaliwan. Kasi yung tao, halimbawa, kung nangyari mangyari sa totoong buhay, di ba? Parang, Lord, bakit? Totoo yan, magtatanong ka talaga. Hatid ko lang naman yung family ko sa kung saan man sila pupunta, sa work o sa school, tapos ma-accidente kami ng ganito, bubundulin kami ng kung sino. Mahirap talagang intindihin yun. Mahirap sabihin sa kanya yun. At saka marami, mahirap sabihin sa kanya, okay lang yan kung di ka nakakalakad, okay lang na nanginig ng kamay mo, may dahilan na lahat. Mahirap talaga. Wala makakaintindi nun. So kailangan mo, ang ginawa kasi din Dr. Strange, diba, parang nag-search siya ng malayong lugar para magkaroon ng parang higher understanding. Kasi yung power niya, kailangan mas malalim ang pag-iisip. Correct. So higher understanding, mga ganon. So hindi madali din yun. Lalakbayin mo talaga
talaga yan. Paghihirapan mo talaga yan. Pero alam mo yun, yung keep the faith, kapit lang. Tama, tama. Kapit lang, meron dahilan kung bakit kailangan mangyari. Tsaka totoo din, ako naniniwala ako dun sa pagpanahon mo na, panahon mo na. Din. Diba totoo yan, gaya yun, nakarating na siya dun eh. Mm-mm. Kung tutusin na, dun at babalik pa ako. Sayo nga dito, yun yung naramdaman niya. Pero ang sabi ng tagabantay, sabi ni Jesus. Oo. Hindi. Ni Jesus. Hindi diba? Mo pa moment. Diba? Uh-huh. Hindi pa. Balikan mo na kasi may mission ka pa sa buhay. Mm-hmm. Totoo yun. Pagpanahon mo na, panahon mo correct. Na. Correct. Kahit gaano ka pa ka-buff. Kaya kung hindi ako nag-exercise. Kasi totoo yun eh, magtatakang ka, di ba? Kahit na yung mga natutulog, wala namang ginagawa. Oh. Actually, may mga professional players pa nga na napag-alaman natin, biglang namamatay. Oo, ano yan ha, atleta. Sobrang diba? Alagang alaga. Yung katawan, di ba, perfect example, Michael Jackson. Mm. Di ba, iba-iba yung doktor na, may doktor sa buhok, may doktor sa kuko, may doktor sa balat. Ang dami-daming nag-aalaga sa kanya, pero bakit hanggang doon lang? Kasi ang target niya, more than 100 years eh. Mm. Pero may mga nagsasabing buhay pa daw siya eh. Si Hitler nga, buhay pa eh. Basta kanya-kanyang panahon. Panahon mo na, kahit gaano mo talaga, ako naniniwala ako doon, kahit gaano pa tayo, kunyari, nagkakagulo sa labas, ayoko ng gulo, magtatago ako, ilalagay ko yung sarili ko sa vault, diba? Tapos may hangin lang ako doon para secure ako. Correct. Ganyan, no? Eh kung panahon mo na, doon ka rin ma... Ito nga yung classic example para sa akin, yung sa China, yung naglalakad siya, tapos nahulugan siya ng kalemba. Alam mo yun, yung parang grabe, no? Kahit anong gawin mo, kung moment mo na, moment mo na. At kung ang paraan ng pagkamatay mo, mahulugan ka ng kalembang, di ba parang sobrang outrageous yung mahulugan ka ng kalembang. Likelihood na, diba? Na pwedeng bagsakan ng kalembang, bakit ikaw? Kasi yun talaga, di ba? Kasi nga, moment, panahon. Mahirap lang talaga kasi hindi nga mataas ang pag-intindi natin sa mga bagay-bagay kaya hindi natin naiintindihan agad. Mm-hmm. Pero ang lagi lang nating panghahawakan, kapit lang. Correct. Kapit lang, tiwala lang kay Lord. Matatapos din yan. Alam niya ang kanyang ginagawa. Trot! Isang malaking check ng pink na ballpen. Yan din ang mga paniniwala ng mga taga Legazpi City. Ayan, nakatutok sa tambalan ang buong Legazpi City Public Market second floor. Yung bilihan ng mga isda dyan. Yeah. Wala daw pasok ang mga estudyante dyan kasi sa Bagyong Ineng. Dyan po yung sa Legazpi City po, ha? Huwag po kayo mag-assume na kayo po yun. Good morning, maray na aga po. Ang mga taga Armel Industries Corporation ng Santa Ana, Manila, nakatutok sa atin si Mr. and Mrs. Arsenio Juan kaya Ninong Bert and Ninang Maris. Ayan, mga solid tambalanisa daw thank sila. You! Salamat po sa inyo. Galing yan kay Lucky Charm. Salamat, salamat. Thank you sa pagtutok. O siya, mga kabisyo, sana po ay nakapulutan ninyo ng aral ang kwento na Mahiwagang Burnay. Yes. Ang ganda. Thank you, Ben, for sharing your story. Tuwan-tuwa kami. Pwede nyo rin kami sana email. Sana ma-share niya kung ano yung Latin. Pag naalala niya ulit. Oo, pag naalala mo, why not? Diba? Share mo din sa amin. Malay mo, yun yung banggitin lang namin ng banggitin eh. Di manalo kami sa loto. O, ikayaman natin lahat yan. Diba? Kung ikaw may kwento ka rin, pwede nyo kami email. Send your stories at mahiwagangburnaystory@gmail.com. Malay mo, kwento mo ng ating pag-uusapan sa mga susunod na araw. Kaya send na. Gotta go, mga kabisyo. Enjoy the rest of your day. Muli ako po si Nicole Yala. At ako naman si Cambio King Chris Chuper. Na nagpapaalala. Walang matatag na relasyon sa malanding may determinasyon. Yun! Ang programang Walang Problema. Hey, tambala na! Ay... Always your number one.